Halos 40 suspect sa iba't ibang krimen at droga ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng pulisya sa Cavite. Kabilang sa kanila ang isang suspect na natunton matapos siyang kumuha ng police clearance. Nakatutok si Emil Sumangil. Sa eskinitang ito na corner ng mga nakasibilyang police bakoor, ang construction worker na si Dennis Arciaga. Wanted si Arciaga sa kasong robbery. Sunod na tinrabaho ng mga police ang drug suspect na si John Pilapil. Wanted dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Ito po, nagamit na po. Hindi po talaga ang bibenta. Wala po nga ito po pabente. Kundi nag-ano po, nagigiblang po. Nangingin lang sa mga lola ko para makabili ng pagpanyosi ko. Kasama niyang nadakip si Hazel Luzgano. May kinalaman ka dito, illegal drugs? Meron po. Pusher, user? Nagamit lang po. Matindi na yung kampanya. Hindi ba kayo nangangamba para sa inyong seguridad? Nangangamba po. O ba't ayaw pa tumigil? Titigil naman po. Ano yun? Titigil naman po. Titigil na kailan? Nagkataon lang talaga na huli na. Si Jesse Villanueva naman, nahuli na kumuha ng police clearance sa himpilan ng pulisya. Wanted siya sa pagdadala ng baril noong nakaraang eleksyon. May kwan po pala ako, pending case. Eh, pero po ito po yung dismiss na po. Wala lang pong nagkasikaso kasi wala na po ang pamilya. Kabilang sila sa 38 personalidad na nadakip ng pulisya hindi lang sa service of arrest warrants, kundi pati sa mga drug raid. Pagkahuli nila sa illegal drugs, biniverify natin sa ating SERAS na find out natin na mayroon silang outstanding warrant of arrest. Kaya aside from illegal drugs na kaso nila, mayroon pa rin silang kakaharaping kaso doon sa ibang krimen na kanilang ginawa. Marami pa talaga mga taon dito na nagtatago na may mga warrant. Ngayon, nagbabasakali sila. Yung iba kasi dyan, lumilipat lang na ibang bayan, doon kukuha ng warrant, lalo na pag nakasecure siya ng barangay clearance. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.